Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, hindi lahat ng nagmamahalan ay magkasama at hindi lahat ng magkasama ay nagmamahalan! Hello, Luzon, Visayas, Mindanao! Kapil nyo na nga po, umaariba mula po sa Love Radio Manila. Ako po si Bebe Christine Dera. At syempre mula naman po sa Yes FM Manila ang DJ na may Tanya Chinita. At eto na ang TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito! Happy Lunes! Happy Lunes! Happy Monday ka po, nasaan ka man. Papunta, sana ay hindi ka mabangga. Corrected bayat, sana kung ikaw ay nata-traffic, ikaw ay malibang sa aming dramahan ngayong araw na ito. Naku, tanghaling tapat mamataan niya. Oh. Ang init ang ulo ni Baba Jack. Oo nga. Ano ba yung Lunes galit agad? Magal. Tayo nga hindi eh. Ano ba yan? O, diver, kumusta ang iyong weekend, Mama Tanya? Ah, syempre, weekend pa rin. O, diba? Oo. Ikaw ba nag-install ka na ng Christmas decoration? Dito sa Love Radio, pero sa bahay, wali. Wow. Wala kaming pambili ng decoration. Bakit? Kailangan ba lagi bibili? Eh, wala rin kami ng mga past year. Ano yung didikit namin? Bakit? O, alam mo kami ng... Nung araw. Yung katkwate, yung stem niya. Kakwate. Kakwate. Ano alam kung alam niyo yun, pero basta yun po halaman ng dahon na pahal. Yun ang nilalagay niyo. Tatapisin mo yung mga leaves, papatuyuin mo, pipinturahan ng puti, lalagyan ng garland. Ay, matrabaho. Wala namang gastos. At least. Pero totoo naman yung mamataya, diba? Tapos, pagtapos ng Pasko, ilalagay sa sigaan pag New Year. O, yun diba? Siga agad. O. Ipid nga naman, dual purpose ite, chiwa. Anyway, kung nagde-decorate kayo ngayon ng bahay ninyo, push nyo yan. Basta kami ni Mama Tanya, busy kami sa drama. Correct. Tsaka Mama Christine, dagdag ko lang, masarap yung pag-uwi ng bahay kahit pagod ka. Iba talaga yung feel ng nakikitang merong Christmas na spirit. Christmas tree talaga yung mga churva nyo. Diba? Talaga nakapag-decorate ako sa bahay? Opo. Eh, wala yung kami. Decorate ewan. Wala kami pang decorate. Hindi na nga kailang gagastos. Ayan mo na. Tinatamad ka kasi magawa. Ay, eh, wala naman kasi ako sa bahay namin. Bagay. Nag-apartment. Bahay na rin mo na yun, sa apartment. Diba? Oh, bahay mo na rin yan yun. Mo na. Wala ako time. Sige meron na nga. Meron naman dito sa Love Radio, but nakapag-design na naman. Total, dito ka naman na parang nakatira. Corrected by. Anyway, sabi eto nga na nga. Sabi ni Papa Jack. Sabi ni Papa Jack, hindi lahat ng nagmamahalan ay magkasama. Ay, grabe. At hindi lahat ng magkasama ay nagmamahalan. Ay, sabi dito, Mama Tanya. Ano sabi dyan? Sabi dito. Sa fanpage po ng Love Radio Manila, sabi ni Jasmine Jordan, uy, taga-tagaytay ito, certainly correct. Marami magkasama kasi napilitan lang at yung iba, katabi nga asawa, iba naman ang nasa isipan. Yan ang sinasabi ko. May ganun. Tunay, di ba? Siyang tunay. Uy, taga-tagaytay, penging bulalo. Malamig ba dyan? Sa may Alfonso. Correct. Naman, ay, gusto ko yung sa may Leslie's. Yes. Hindi doon sa may, palengke sa bayan. Oh, ikaw na sabi sa'yo dyan. Sabi ni Jonah May Ramizares Grave. Grave? Ay, hindi pala, apelido niya pala yung Ramizares. Sabi niya pala, grave. Ano ka, apelido, grave? Grave, ka. Kasi grave ba naman? Grave, unfair talagang love. Bakit pa kasi kailangan magmahal eh? Parang ako lang yan. Yung mahal ko may ibang mahal. At yung mamahal sa akin, hindi ko naman mahal. Bitter si ate, bitter. Sinisi yung pag-ibig. Hindi ba tayo po ang may kasalanan? Correct! Ayan, sermon lang kayo. Mainit din ulo ni Tanya. Bakit? Sabi naman dito sa Facebook pa rin, fanpage, sabi ni Miyako Nogra, tama ka dyan, Papa Jack. Minsan nga yung taong binaliwala mo noon, yun pa pala ang tunay na magmamahal sa'yo. Ay, may paglingon sa past. Hindi maka-move on. Sige na nga. Ayun tayo eh. Oo nga, ano ba yan? Sabi ni Dayan Carla S. Rojas, may kilala kong ganyan, Ate Tanya, long distance relationship, at meron din naman nagsasama para sa anak lang. Haha, natawa siya.
Oo nga, no. Oo, Mama Christine. Diba? Eh, ang dami talaga nakaka-relate. Actually, kasi siguro na-experience nila sa kapitbahay nila, kuya mismo sa loob ng bahay. Pero ito, malalaman natin kung ito ba mga sinabi nila, lalo na yung may anak ba yan? Hmm. Yung nagsasama dahil sa anak? Oh. Tingnan natin kung yan ba talaga ang kwento natin ngayong hapon na ito. Oh. Diba? At sa mga gusto po pong mag-comment, patuloy lamang po ang inyong pagpo-post. Hashtag niyo po, TLCTDSinteractive. O kaya naman, tumumbling, commander, tumisplit, mag-cartwheel ka papunta sa Love Radio fanpage, Love Radio Manila. Yung may blue na check na ballpen, yun po yung aming fanpage. At syempre, pwede rin po sa Yes FM Manila Facebook fanpage. O kaya Tanya Chinita po. Correct. So, eto na nga, magdrama na tayo, correct, mga bibida. Eto na nga po si Dennis Diego Bandido, Love Radio Manila. Si Helen Rakitera po ng Love Radio Manila. Raquel Maria Morena, Yes FM Manila. At si Waldo Chico Loco ng Yes FM Manila. Mother Nicole Yala ng Love Radio Manila. Oh, come on, let's do this na. Yes! Eto na po, Buena Mano ngayon Lunes! Ang kwento ni Dennis dito sa TLC, the Drama Special Interactive. Involved ka dito. React-react din kaya. Push na! Sira ulo ko. Waldo, huwag mong itutok sa akin ang baril mo. At baka pumutok yan. Talagang ipuputok ko to. Pasasabugig ang bungo mo kung hindi mo pakakasalan si Raquel. Hindi ko alam ang buong pangyayari. Lasing na lasing ako kagabi. Hindi porkit lasing ka kagabi, eh pwede mo nang pagsamantalahan ng kapatid ko. Ano ka? Siniswerte? Pero wala talaga akong alam sa buong nangyari. Nagising na lang ako, magkatabi kami ni Raquel sa kama. Yun na nga eh. Nagtiwala ako sa'yo. Nag-inuman tayo. Dito kita pinatulog. Hindi ko akalaing magagawa mong pagsamantalahan ng kapatid ko. Ang sabihin mo, yun talagang plano ninyo na magpahulog ako sa bitag nyo. Hindi ka mahuhulog sa bitag kung hindi ka kumagat. Kaya kailangan panagutan mo ang ginawa mo. Pero alam mong may girlfriend na ako. At isa pa, hindi pa ako handang mag-asawa. Wala akong pakialam. Kaya sa ayaw mo sa gusto, pakakasalan mo si Raquel sa lalong madaling panahon. At huwag ka mag-alala dahil sagot namin ang gastos! Hindi po pwede! Hindi ko mahal ang kapatid mo! Ah, ganun ah! Mamili ka, Dennis ha? Anong gusto mo? Kasal o balak? O ano, Raquel? Ha? Masaya ka na ba dahil natupad na rin ang iyong masamang balak? Wala akong alam sa pinagsasabi mo! Sinungaling! Alam ko, magkasabuat kayo ng kapatid mong pulis patola! Yan naman kasi ang hirap sa'yo, Dennis! Gagawa ka ng katarantaduhan, pagkatapos gusto mong takasan! Tama ka, Raquel! Isang ang malaking katarantaduhan ang nangyari sa atin! At kayo ni Waldo ang may pakana nito! Nangyari na, Dennis! Kaya wala ka nang ibang magagawa kundi panagutan ang pagsasamantala mo sa akin! Hindi ako! Kundi ikaw! Ikaw ang mapagsamantala! Pwede ba? Tigilan mo na yung kadramahan mo at tanggapin mo na lang na ako ang katupar ng iyong mga pangarap! Ano ka mo? Pangarap? Hindi, Raquel. Hindi ka isang pangarap, kundi isa kang malagim na bangungot at nagkakamali ka kung inaakala mong nakamtan mo ang langit! Dahil ang buhay na ibibigay ko sa'yo ay impyerno! Mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago, ikaw lang ang ka pa kay Judas! Hindi ko ginusto yun, Helen. Maniwala na! Ang sabihin mo, manyakis ka talaga! Hindi mangyayari yun kung hindi mo ginusto! Lasing na lasing ako! Kaya hindi ko alam ang aking ginawa! Eh, wala nga akong kasiguradoan kung may nangyari nga sa amin eh! Huwag ka nang magpalusot! Aminin mo ng taksil at manluloko ka! Hindi ako taksil, Helen! Ikaw ang mahal ko! Ikaw ang gusto kong pakasalan! Magtanan tayo ngayon! Maraming lugar tayong pwedeng pagpuntahan kung saan hindi nila tayo masusundan! I'm sorry, Dennis.
Wala na akong tiwala sa'yo! Kaya doon ka nalang sumama sa babae mo! Please, Helen, patawarin mo na ako! Huwag mo nga akong hawakan! Nadidiri ako sa'yo! I hate you, Dennis! I hate you! Minsan lamang sa buhay ko ang isang katulad mo. Ako rin pa'y iniibig mo. Tingin, puso'y sumasamo. Sinusumpa sa'yo, ikaw ang tanging dalangin ko. Tapos ka ng kumain? Busog na po ako, inay. Paano ka mabubusog? Halos tinikman mo lang ang pagkain dyan sa pinggan mo. Wala po kasi akong gana. Alam ko, anak, masakit ang nangyari sa'yo. Pero huwag mo naman pabayaan ang sarili mo at baka magkasakit ka niyan. Tama po kayo, inay. Napakasakit po talaga na nangyari. At hindi ko pa rin po yun matanggap hanggang ngayon. Hindi naman ganun kadali yun eh. Siyempre, meron kang dapat pagdaan ng proseso. Pero hindi kasama doon ang pagpapabaya sa sarili. Ang laki na nga ng ipinayat mo dahil 2 linggo ka ng ganyan. Ano pong gagawin ko? Hirap na po ang kalooban ko. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko titiisin ang kirot dito sa puso ko. Gaya ng nasabi ko, hindi yon ganun kadali. Pero dapat sikapin mong tanggapin wala na si Dennis. At huwag kang magpapaalipin sa galit at hinanakit dahil lalo nang bibigat ang kalooban mo. Yun na nga po yung problema eh. Hindi ko yun matanggap. At patuloy na nananaig ang galit at hinanakit dito sa puso ko. At ang mas masakit pa nito, mga taong mahal ko ang nag-traitor sa akin. Yun na nga. Sila ang mga taong mahal mo sa buhay. Kaya pagmamahal at pagpapatawad ang pairalin mo sa halip na galit. Hindi, inay. Hindi ko sila mapapatawad. At kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang ginawa nilang kataksilan. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Hayop ka, Raquel! Ang buong akala ko, isa kang kaibigan! Isa ka palang ahas na tutuklaw sa akin! Pareho lang tayong ahas, Helen! Dahil mga ilang beses mo na rin akong tinuklaw! Ano bang pinagsasasabi mo? Tapat akong kaibigan at kahit kailan hindi kita tinraidor! Kaya sabihin mo, kailan ako naging ahas? Hindi mo alam, ha? Hindi mo alam? Ang bilis mo naman yatang makalimot! Pwede ba? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa! Inagaw mo ang lahat ng lalaking minahal ko! At alam mo yan! Ang una si Michael! Pangalawa si William! At gayon naman si Dennis! Hindi ko na kasalanan kung ako ang minahal nila! At wala rin kaming naging relasyon ni na Michael at William dahil binasted ko sila! Alam mo yan, Raquel! At hindi ko rin kasalanan kung si Dennis ang natutunan kong mahalin! Teka nga muna! Ano pa bang sense ng pagtatalo natin? Matagal nang tapos ang mga yon. At ngayon, ikakasal na kami ni Dennis. Eh di sorry ka na lang. Weather-weather lang yan, friend. Kaya better luck next time. O ano, hindi mo man lang ba ako babatiin? For all time's sake. Sure. Yun lang pala eh. Pero hindi congratulations ang sasabihin ko sa'yo. Dahil para ka na rin magpapakasal sa isang malamig na bangkay. Kaya condolence sa'yo! My
sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang ibigin ko. Kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako, asahan na di maglalaho. Nagpakasal ako kay Raquel dahil gusto ko siyang parusahan. Pero parang sarili ko palang pinaparusahan ko. Para akong isang bilanggo. Nakakulong pa rin sa pag-ibig at pagmamahal ni Helen. At habang buhay na siguro akong magdurusa. Sana pala, bala na lang yung pinili ko sa halip ng kasal. Dahil kung tutuusin, mas mabuti pang namatay na lang ako. Mahal sa'yo'y walang hangganan. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Dennis, isang linggo ka nang nagmumukmuk at nagluluksa. Daig mo bang namatay yan, ha? Di ka pa rin ba magsasalita? Ayaw pa rin ba akong kausapin hanggang ngayon? Hoy, ano ba? Magsalita ka naman! Kahit pa maubos ang laway mo, wala kang maririnig kahit ni isang salita mula sa akin. Anak ng tokwa naman tong buhay na to! Mukhang nagkatotoo ang sinabi ni Helen. Para nga pala ako nagpakasal sa isang malamig na bangkay. Sana nga, Raquel. How I wish na sana isa na lang akong patay, manhin at walang nararamdaman. May sinasabi ka ba? Teka, sandali lang! Saan ka pupunta? Nakikipag-uusap pa ako sa'yo, huwag ka ang bastos! Nakakainis ka talaga! Isang linggo na niya ako hindi pinapansin. Malapit na talaga akong mapigun sa buwisit na yun! Nanggigigil na ako! Ano ka mo? Wala pa rin nangyayari sa inyo hanggang ngayon? Ano namang mangyayari sa amin? Ni hindi nga niya ako kinakausap. Daig ko pa ang may kasamang pipi. Mas mabuti pa nga ang pipi. At least kahit paano, meron silang sign language. Hayaan mo na lang siya. Hindi rin siya makakatiis. Ako nga ang hindi na makatiis eh. Kuya Waldo, please, tulungan mo naman ako. At anong gusto mong gawin ko? Tutukan ko uli siya ng barel para kausapin ka? Ayoko na siyang kausapin at baka mapatay ko pa yung tarantadong yun. Pero ano nga dapat kong gawin? Ewan ko sa'yo. Problema na yung mag-asawa yan. Ayoko na makialam. Wala na tayong dapat pag-usapan, kaya umalis ka na! Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap! Eh di bahala kang mabulok dyan, wala akong pakialam! Helen naman, please! Papasukin mo ako, mag-usap tayo! Papasukin mo na lang siya at mag-usap kayo ng maayos. Hindi yung ganyang kailangan nyo pang magsigawan. Wala na po kaming dapat pang pag-usapan. Helen! Dahil tapos na sa amin ang lahat, ma. Hindi kasi maayos ang inyong breakup, kaya maghiwalay kayo ng maayos. Malapit na umulan, kaya papasukin mo na siya. Sabi ko naman sa inyo, wala na akong pakialam sa kanya. Kahit pamamatay siya sa harap ng bahay natin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Parang awa mo na, Helen! Kausapin mo naman ako! Kahit man lang sa huling pagkakataon, please! Maawa ka sa akin! Patawarin mo na ako! Mahal na mahal kita! Ikaw lang, Helen! Ikaw lang ang mahal ko at wala nang iba! Maniwala ka! Parang awa mo na, papasukin mo ako! Helen! Helen! Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Papasukin mo, umusap tayo. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahal.
napakasakit na ginawa mo. Kaya natubunan ng galit at sama ng loob ang pagmamahal na yun. At hindi ko alam. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis at magdurusa. Minsan lang kitang ibigin. Minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo ulan. Ano nga yung pakialam mo? Ay, salamat naman. Nagsalita ka rin. Ha, halika, kukuha kita ng damit na pampalit mo. Huwag mo akong hawakan. Kaya ko magbihis mag-isa. Please, Dennis. Hayaan mo namang pagsilbihan kita. Dahil asawa kita. Hindi porket pinakasalan kita, ay pwede ka nang umasang asawa nga kita. Oo! Nagsasama tayo. Pero dahil lang yun sa isang kapirasong papel. Hanggang kailan, Dennis? Hanggang kailan mo ako pahihirapan ng ganito? Kasalanan mo yan! Magdusa ka! Sige! Tatanggapin ko ang parusa mo! Pero sana naman mapatawan mo ako balang araw! Patanggap mo rin ako bilang asawa mo! Nananaginip ka ng gising! Huwag ka nang umasa! Dahil kahit kailan ay hindi mangyayari ang gusto mo! Kapal naman ang mukha mo. Pagkatapos ninyong pikutin si Dennis, may lakas ka palang loob na manligaw sa akin. Hindi namin pinikot si Dennis. May pagka-check boy lang talaga ang ex mo. Kaya kalimutan mo na siya. Ibaling mo na lang sa akin ang pagmamahal mo at sinisiguro ko sa iyong hindi mo to pagsisisihan. Huwag mo akong baligtarin, Waldo. Dahil lang totoo, ikaw ang check boy at hindi ako magpapaloko sa iyo. Huwag mo muna akong husgahan. Bigyan mo muna ako ng pagkakataong mahalin ka at patutunayan kong malinis ang hangarin ko sa'yo. Magtiwala ka sa akin. At kapag nagtiwala ko sa'yo, anong susunod na gagawin mo? Tututukan mo rin ba ako ng baril katulad ng ginawa mo kay Dennis? Ganyan ba talaga kasama ang tingin mo sa'kin? Oo, masamang tao ka! At kahit patutukan mo ako ng baril, hindi mo ako mapipilit dahil mas gugustuhin ko pa ang mamatay kesa pumatol sa isang katulad mo! Bakit naman ganun ang ginawa mong pagtrato kay Waldo? Ano pong gusto niyong gawin ko? Makipagmabutihan pa sa kanya pagkatapos niyang sirain ang pangarap ko? Hindi ko naman sinabing makipagmabutihan ka sa kanya. Sana pinakitunguhan mo siya na maayos at hindi mo binastos. Nakalimutan na po ba ninyo kung anong ginawa niya? Nang dahil sa kanya, nagkahiwalay kami ni Dennis. Pagkatapos iligawan niya ako. Hindi ba maliwanag na siya ang nambabastos? Oo nga, pero hindi mo dapat pinatulan ang kagaspangan ng ugali niya. Hindi ka ba natatakot sa kanya? At bakit naman ako matatakot sa pipitsuging pulis na katulad niya? Hindi po ako natatakot kahit pagtangkaan niya pa akong patayin. Dahil nung kinasal si Dennis sa kapatid niya, para na rin akong namatay. Mahal, pangako. Kung tutuusin nga, mas mabuti pang kalagayan ng isang patay dahil wala nang sakit na nararamdaman. Helen? Hindi katulad kung patuloy pa rin nasasaktan. Bakit ganun, inay? Anak? Bakit kailangan kong magdusa? Wala naman akong ginagawang kasalanan. It's unfair! Unfair! Minsan lang kita
mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Tama na yan, Dennis! Pwede ba? Huwag mo akong pakialaman, ha? Ganyan ka na ba talaga ka-desperado? Oo! Oh! Desperado na ako! Naging miserable ang buhay ko nung dahil sa'yo! Bakit ba hindi mo magawang ibaling sa akin ang pagmamahal mo? Tingnan mo ako, Dennis! Wala ba talaga akong appeal sa paningin mo? O baka naman, bakla ka kaya ayaw mo akong sipingan! Ah, ganun pala, ha? Bakla, ha? Ito ba, Raquel? Teka! Ito bang gusto mo? Sandali! Dahan-dahan ka naman! Ito bang gusto mo? Hindi na baboy ka! Sige, magpipigil ito! Teka muna! Nasasaktan na ako! Ang dami mong arte! Kung gustong-gusto mo naman ito! Oh, kontento ka na ba? Nagawa mo nang gusto mo? Bakit maraming dugo dito? Virgin ka pa? Bakit? Ayaw mo ba nun? Ikaw ang nakauna sa akin. Leche ka, Raquel! Niloko mo ako! Kaya pala wala akong matandaan ng gabing yun! Dahil wala talagang nangyari sa atin! It doesn't matter, Dennis! Dahil may nangyari na sa atin ngayon! Walang hiya ka! Hayop kayong magkapatid? Pinagkaisahan niyo ako! Niloko niyo ako para mapilitan ako magpakasal sa'yo! Huwag mo nang itamay si Kuya! Dahil mali rin ang kanyang akala, ako lang talaga ang may pakana nito! Patawarin mo na ako, Dennis! Nagawa ko lang naman yun dahil sa labis na pagmamahal ko sa'yo! Kalokohan! Wala kang ibang minahal kundi ang sarili mo! Hindi mo ba nakikita ang bunga na ginawa mo? Naging miserable ang buhay ko dahil sinira mo ang pangarap ko! Kaya sabihin mo sa akin, ha? Ito ba ang sinasabi mong pagmamahal? Sumagot ka! Patawarin mo ako, Dennis. Patawarin mo ako! Walang kapatawaran ang kasalanan ginawa mo! Kinamumuhian kita, Raquel! Kinamumuhian kita! Hindi mawala sa isip ko si Dennis. Halos gabi-gabi na lang. Lagi kong naaalala ang masaya naming kahapon. Bakit pa hindi ko magawang kalimutan siya? Pilit ko siyang inaalis sa isip ko, pero ayun, nagsusumiksik pa rin siya. Isa lang ang ibig sabihin nito. Mahal na mahal ko talaga si Dennis. Kaya hindi ko siya magawang kalimutan. Pero hindi ko rin naman siya pwedeng patuloy na mahalin. Dahil pag-aari na siya ng iba. At kahit kailan, hindi na siya magiging akin. Minsan lang kita iibigin. Suko na po ako, Inay. Ayoko nang makipagmatigasan kay Dennis. Tama po kayo. Kaya once and for all, kakausapin ko na siya. Gusto ko siyang patawarin para sa ganun ay maging maayos na ang paghihiwalay namin.
Yun po kasi ang unang hakbang para makamove on ako. Mabuti naman at natauhan ka rin. Paano pala si Raquel? Kakausapin mo rin ba siya? Opo, inay. Gusto ko ring makipagkasundo sa kanya para sa ikatatahimik ng lahat. After all, marami rin naman po kaming magandang pinagsamahan. Ako na po ang sasagot ng phone. Hello? Hello, Helen. Si Raquel to. Raquel? Galit ka pa ba sa akin? Pwede ba tayong magkita at mag-usap? Sige. Kailan at saan tayo magkikita? Patawarin mo ako, Helen, kung naging makasarili ako. Wala naman akong mapapala kung magkikimkim ako ng galit. Kaya, pinapatawad na kita. Maraming salamat, Helen. At least kahit paano, nabawasan na yung bigat ng dinadala ko. Ganon din naman ako. Nabawasan din ang bigat na kinikimkim ko sa puso ko. Pero mas malaki pa rin ang kasalanan ko kay Dennis. Di ko alam kung magagawa pa nga niya ba akong patawarin. Sana magkaayos na kayo ni Dennis. Kapatawaran lang niya ang hinihiling ko. Hindi ko na hinahangad na maging maayos pang pagsasama namin. Sa katunayan, willing na akong palayain siya. Ipapawalang bisa ko ng kasal namin. Ibibigay ko sa kanya ang kalayaang mahalin ka. Kaya sana naman mapatawad mo na din siya. Dahil wala naman talaga siyang kasalanan. Hindi ko alam, Raquel. Basta sa ngayon, ang gusto ko, mawala sa puso ko ang galit at hinanakit. Bahala na kung anong sunod na mangyayari. Huwag mong sabihin yan, Raquel. Gawin mo. Gagawin ko talaga, Dennis. Ipapaanal ko ang kasal natin. Ibabalik ko na sa iyo ang kalayaang ninakaw ko. Kaya sana naman mapatawad mo na ako. Mapapatawad lang kita kapag nangyari ng sinasabi mo. Mangyayari yun. Kaya asahan ko rin na sana mapatawad mo na ako. Mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang ibigin ko. Kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako, asahan na di maglalaho. Helen, salamat naman at napatawad mo rin ako. Gusto ko kasing maging maayos ang paghihiwalay natin. Hindi tayo maghihiwalay, kundi kami ni Raquel. Hindi ko siya mahal, kaya walang saysay ang pagsasama namin. Helen, tayo ang nagmamahalan, kaya tayong dapat magsama at hindi kami ni Raquel. Dennis, oo. Mahal nga natin ang isa't isa, pero hindi naman tayo pwedeng magsama. Pwede, Helen. Kapag napawalang bisa ang kasal namin ni Raquel, magiging malaya na tayong magsama. Ayoko munang umasa. Basta sa ngayon, tanggapin na lang natin ang katotohanan. Hindi lahat ng nagmamahalan ay magkasama. At hindi lahat ng magkasama ay nagmamahalan. Puso'y sumasama, sinusumpa sa'yo. Ikaw ang tanging dalangin ko. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mo malaman. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y ang sabi ni Papa Jack. Hindi lahat ng nagmamahalan ay magkasama.
at hindi lahat ng magkasama ay nagmamahal. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, hindi lahat ng nagmamahalan ay magkasama at hindi lahat ng magkasama ay nagmamahalan! TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Kapwa kabisyo sa matinding paniniwala po ni Taning, pwedeng-pwedeng magkasama itong si Dennis at Helen. Napakalaki po ng tsansa dahil na-realize ni Raquel na walang patutunguhan ang kanyang pagpupumilit na siya ay mahalin itong si Dennis. Kaya ang wish ko lang po talaga sana, pumayag na si Helen na ituloy ang kanilang pagmamahalan. Sa batas, opo, hindi pa dapat eh. Pero ang realidad kasi ganun naman talaga po ang nangyayari. Magkasama si Raquel at Dennis sa physical, pero magkahiwalay naman po ang kanilang puso. Kaya sana no, Kapwa Kabisyo, mabawasan na talaga po yung mga taong nalulungkot sa mga oras na ito dahil sila ay nakahiwalay sa kanilang mahal. Magkahiwalay po sa sila. Sana itong si Dennis at Helen, huwag pigilan ang sarili, huwag piliing magdusa kung pwede naman silang magsama at sumaya. Sabi ni Papa Jack, hindi lahat ng nagmamahalan ay magkasama at hindi lahat ng magkasama ay nagmamahalan. Sad, but it happens. At sa kwento natin ngayon, may tatlong lesson na nakita si Bebe Cristindera. Lesson number one, huwag ipagkasiksikan ng sarili mo sa taong hindi ka naman mahal. Nakakalungkot na ang eksena ni Raquel ay namamalimos lamang siya ng pagmamahal sa taong hindi naman siya mahal. Si Raquel na kinakailangan pang makipagsabuatan sa kapatid na pulis para lamang makuha ang gusto niya. Pero gaya nga ng sikat na linya sa isang movie, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Tandaan, Bebe ko, na ibinibigay sa atin ng Diyos ang alam niyang kailangan natin, hindi po ang gusto natin. At sadyahong may mga bagay na pinapangarap mo pero hindi talaga mapapasayo kahit pa iyan ipinaghihirapan mo. Yun po ang katotohanan. At kailangan nating tanggapin ang katotohanan nang sa gayon, hindi maging masakit sa part mo kapag ka ikaw ay nare-reject. Don't be a brat na what I want, I get. Lesson number two, huwag magpapakasal dahil lamang napilit o napilitan. Dahil hindi lang naman ikaw ang mahihirapan, kundi pati ang iyong taong pakakasalan. Lesson number three, mind your own business. Huwag manira ng masayang relasyon dahil lamang sa pansariling kaligayahan at intensyon. So, yun lang yan, Mama Tanya. I know. Diba? Daming nakarelate, grabe. Ang daming nagagalit. Nag-flood na naman, nag-flood. Corrected ba? Ang daming nagagalit dun sa eksena ni Raquel. Pero alam mo, ito po talaga yung nagagawa ng mga nagiging desperada, yes, pagdating sa pag-ibig. Correct. Nakakalungkot. Oh. Diba? Sabi nga dito sa Twitter, Mama Tanya, may nag-comment. Sabi dito ni Mark Emil o Emil Potpot sa Twitter, wala talagang nadudulot na maganda ang pagiging desperada. Correct? Correct. Wag po tayo masyadong namamalimos, no, ho, ng pagmamahal. True. Kasi sa dami-dami ho nang nilikha ng Diyos na tao, eh kasyang-kasya ho kahit dalawa mamili ka. Correct. Joke lang. Correct talaga. Correct ka dyan. Correct ka dyan. Joke lang. Wag dalawa. Isa lang. Yun yung correct, yung isa.
ibig sabihin, kung hindi ka man mahalin ng mahal mo, okay na yon. Alam nyo, kapwa kabisyo, tayo po ay panalo na, ha? Paalala, ulitin ko po, panalo ka na panalo. Kapag meron kang minahal. Ngayon, kapag minahal ka ng mahal mo, sobrang panalo ka na. Champion yun, ka na. Yung magmahal po tayo, okay na yon, masaya na yon. Correct. Pero huwag ka na maghangad na huwag pilite na mamahaling ka pa nung taong hindi ka naman talaga kayang mahalin. Hanap ka na lang ng taong masusuklian yung pagmamahal. Corrected by? Huwag kang magsiksik sa isang lalaki, hindi ka naman talaga mahal. Kasi wag parang... Huwag kang Shumery Hill mag-Sharon Cuneta. Shumery Hill? Ano bang palabas yun? Ewan ko lang, basta natatanda ako. Nang-aagaw lang ng mga attention na ganyan. You're gusto, nothing. Gusto niya sa kanya lahat. O, Deeper, Sherry Hill, ano, Sharon Cuneta, ganun. Diba? At saka ito lang yan, no? Yung sinabi ko nga kanina na huwag manira na masayang relasyon dahil lamang sa pansariling kaligayahan at intention. Katulad po ng ginawa ni Waldo sa kwento natin kanina. Instead ho, na-advisean niyo siya ng tama at ituwid ang kanyang kamalian. Tinolerate niyo pa eh, diba? Mm-hmm. Sino ngayon ang nahihirapan? Eh, diba siya rin? Kung di pa siya re-rapin, di sila mag-aano, diba? Correct! Kung mahal niyo po. Teka lang. O, chusi ka pa. Ayang ka na nga, nire-rape ka. Chusi ka pa niya. Teka lang. Aayos lang ako ng position. Teka lang. Ang pangit ng ganyan eh. Hindi, diba? Kung kayo, kung mahal mo ang kapatid mo, Waldo, hindi niyo siya hahayaang mamuhay sa mundo ng kamalian. Bagkos, tuturuan niyo siya kung paano mamuhay ng walang ibang taong tinatapakan. Wala eh. Wala eh. Ginagamit ang dahas eh, diba? Correct. Dinadaan sa yabang eh. Mga ganyan eh. Tayo, mayayabang eh. Pero pag nakatapat ng ano, ng mayabang rin, takot din. Bahag naman yung buntot. Ganun. Sabi ni Jake Jenny Agustin sa Yes FM Manila Facebook fanpage, huwag ipilit ang bagay na halatang hindi naman talaga para sa'yo. Oh. Magiging miserable lang po ang buhay mo at huwag din mang-agaw ng pag-aari ng iba dahil kakarmahin at kakarmahin ka talaga. In short, wag idaan sa pikot. Diba? Hashtag pikot. Pikot. Diba? Kasi pikot, karma. Pikot lang. Pikot, pikot. Pikot. Ang galing mo, Jana. Diyan lang. Dito lang. Thank you. Diba? Parang dadagdagan lang ng pi eh. Magaling na ako. Bright kaayo ka dyan, Day. Sabi naman dito sa Facebook ng lover. Bakit maraming dugo? Bakit daw maraming dugo? Sabi ni Diego. My mints! My mints! Hindi delayed si ate. Yucks. Sabi naman dito sa fanpage ng Love Radio Manila, sabi ni Christina Dagino de Pico, Pico-pico lang. Ang talino, mas matalino ka dyan, friend. Hanggang dyan lang. Tama na. Dyan lang stop ha. Stop na. Yun talaga ang mahirap. Yung magsisiksik, ano? Magsisiksikan mo yung sarili mo sa taong hindi ka naman mahal. Kahit magkasama kayo, hindi mo mararamdaman yung pagmamahal niya dahil yung pagmamahal niya ay doon sa taong hindi niya na makakasama pa. So cute. Pero sabi nga ni Mama Tanya Chinita kanina, malakas ang kanyang pananalig. Yes. She believed that. I strongly believe that. Pwede pa rin naman. Pwede sila magsama. Kasi na-realize naman ni Raquel yung kanyang pagkakamali. Yes. May pag... Tandaan po natin, pag merong taong na-realize niya na siya ay selfish at isinuko niya, isinakripisyo niya ang kanyang pagkamakasarili, merong dalawang taong sasaya lang. Correct! Ay, nako, sigurado yan. Huwag kasi masyadong selfish. Selfish kasi, ka pala ano eh. Ba yan? O, diba? Buckler. Oy, sabi naman ni ating Giselle Singgit, Yes FM Manila Facebook fanpage, kay Dennis naman po, ang tangi-tangi mo kasi. Nagpaniwala ka agad kasi eh. Duwag-duwag mo kasi. Hindi mo pinaninindigan ang pagmamahalan nyo ni Raquel. Ito naman ang point niya. Sana kahit tinutukan daw ng 45 correct o ng Browning, ha? Eh, sana... Lumaban kahit patayan. Oh. Eh, kaso late lang niya lang na-realize. Kasi nga, diba, tandaan po natin, sabi ni Rico Panyero, magsisi na kayo sa unahan pa lang para hindi ka magsisulit. Bago pala yun eh. Oh, yun naman tama naman, diba? Ang mama... Ang daming ano nito ni Diego, bandido halasyes! Kanina nga dito si Diego, nandiyan naman ngayon. Yung totoo, Diego! Pero hindi, parating pero eh. Pero mga Tanya, nakakatakot naman kasi talaga, tutukan ka ng baril. Ay. Mahal ko buhay, kung gusto ko bang mabuhay. Hindi. E di paranas ko na lang yung health. Mama Christine, pag tinutukan ka, isipin mo, natatakot din siya sa ginagawa niya. Bakit ho? Kasi makukulong siya, police nga siya. Correct. Tatanggalan siya ng lisenya. Ay, tama. Hindi nag-isip rin to talaga si Dennis. O, may sasabihin na naman si Diego! Ano? Nakakatakot yung nanunutok. Ang laki. Lalo pag nakatirik mo. Literal na malaki. Papa, last mo na yan ha. Ang bastos mo. Sabi naman dito ni Invisible Girl sa Twitter,
Hashtag po TLCTDS Interactive. Pwede po po kayo mag-react. Hindi porket gusto mo yung guy, kailangan mo lokohin at ahasin ang kaibigan mo. At agawin ang lalaking hindi ka talaga mahal. Oh. Sabi naman dito ni Simply Maldita or Pinuela underscore Jackie, isa sa pinaka-pathetic. Yes, pathetic. At desperadang gawin, walang masayang relasyon sa sapilitang kasalan. Oh, diba? Ikaw? Isa po sa pinaka-nakaka-foolish. Ano yung foolish? Isang walang kwentang magagawa natin sa buhay po natin. Yun ay, pilitin po nating mahalin tayo ng taong hindi natin kaya. Truth. Yung magmakaawa po. Kaya hanggat maaari kung ayaw nyo po ng suffering sa buhay, ng pagdurusa, huwag na huwag pong manlilimos, manghihingi ng pagmamahal. Dapat yan voluntarily ibinibigay sa inyo. And of course, we deserve better. We deserve someone na susuklian yung pagmamahal na ibinibigay sa atin ng bonggam-bongga. So, yan nga po yung kwento natin ngayon. Oo, kwento ni Dennis. Na pinagbidahan nga po ni Jago Bandido po ng Love Radio Manila. Helen Raquitera, Love Radio Manila. Si Raquel Maria Moreno po ng Yes FM Manila. Waldo Chico Loco, Yes FM Manila. At si Mother Nicole Yala po ng Love Radio Manila. Ito po yung wala sa panulat ni Sound Engineer, Musical Scorer, directed by Oy, Salvador Royales. Para po sa mga gusto pa rin mabasa ang kanina mga kumikomento, kuro-kuro reaksyon, pwedeng-pwede pa rin po yan, i-post nyo lamang po sa fanpage ni Bebe Christine Dera. Ayan, Christine Dera, yung may blue na check na ballpen, yung buti po yung official pa, page blue ni Bebe. Makakamit mo rin ang yung blue na check na ballpen. Don't worry. O kaya naman sa page ni Mama Tanya. Tanya Chinita. O kaya naman po Yes FM Manila Facebook fanpage. Sa Twitter naman po, hashtag mo, TLCTDS Interactive. 1, 2, 3, and TLCTDS Interactive. Boya, may chance na mabasa ni Mama Tanya. Correct, yung nabasa ko. Correct. Basta hanggang 4 in the PM po sa Christine Dera sa Love Radio. Yan. Ba't ba ako sumisingit? Ewan ko sa'yo. Ako po, 3 p.m. sa Yes FM Manila. Corrected by. At sana na may natutunan tayo. Correct. At sana matutupo tayo magsakripisyo ng ating mga selfishness sa buhay. Para correct. Ang buhay ay laging hayahay! Kailangan pa bang i-memorize yan? Discarte lang yan. Ganon. Ganon kaya yan. Saan ba nakita yung dugo? Sabi ni Alex Aye Juan. Parang ano naman? Hindi ko alam. Saan ba may parting may dugo dun? Ay ko. Dinuguan eh. Ikaw ba? Kumakain ka ba ng dinuguan? Oo naman, hindi naman ako ano eh, hindi naman ako choosy. Ako din eh, masarap kayo. Favorite ko nga yung dinuguan sa may Ayala Triangle, crunchiness to the maximum level. Wow, saan yan? Sa may Ayala ako Triangle. Ako nanay ko, best dinuguan nanay ko. Ay, bongga. Huwag mo na siyang habul-habulin, huwag ka magpaka-desperada, hindi ka o aso, unggoy ka. Grabe, makapag-comment lang. Sabi ni Kate L.N. Koloa. Sabi ni Koy Raven, huwag gawing hobby ang paninira ng relasyon ng ibang taong nagmamahalan. Bibigay ang virginity, makuha lang ang ninanais kahit na alam mong magkakasakit ka. Huwag ganon! Basta sa mga gusto pa rin mabasa ang kanilang mga reaksyon, tumutok pa rin dito. Ako po, Love Radio 90.7, 12 to 4 in the PM. You know, ako po sa 101.1 Yes FM. O siya, sige na. Luzon! Visayas and Mindanao! Nakapiling nyo ang DJ na may K, Miss K, Christine Dara! At syempre naman po mula sa Yes FM Manila, ang DJ na may T, Tanya Chinita. At ito po ang TLC, the Drama Special Interactive. Involved ka dito! Super involved kaya, diba, Mama ay, Christine? Ay, sa mga replay, tumami ano kayo sa website ng Love Radio. Loveradio.com.ph sa inyo. O, sa amin rin po, yesfm.com.ph. Bye-bye. Bye-bye na. Love you. TLC, the Drama Special. Interactive. Involve ka dito.